Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gulat na gulat itong si Zoe nang biglang magsalita ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag dahil sinusundan pala nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe. At nang makita nito ni Dr. Tanyag na nakikipagkita itong si Zoe kay Dax ay dito, hindi naman din nito napigilan ni Dr. Tanyag ang kanyang sarili at agad nitong pinagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Zoe kung bakit umano ito nakikipagkita sa isang kriminal. At dito agad naman din nitong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy na gusto lamang umano nitong makausap ni Zoe itong si Dax dahil si Dax umano ang tumutulong sa kanyang mami at hindi umano nito malimut-limutan ni Zoe ang kanyang mami at gusto lamang umano nitong kausapin ni Zoe itong si Dax na magpasama umano ito sa puntod ng kanyang mami na itong si Moira dahil paninigurado umano na kapag makita umano nito ng kanyang mami na kasama umano nito ni Zoe itong si Dax ay matutuwa umano ito kung kaya't bigla naman din itong natahimik itong si Dr. Tanya at nangihingi ito ng sorry sa kanyang anak na itong si Zoe at pinakikiusapan din ito ni Dr. Tanyag itong si Dax na pwede ba umano nitong samahan ni Dax itong si Zoe na pupunta umano ito sa puntod ng kanyang mami at dito ikinatuwa naman din ito ni Dax at agad naman din itong sinagot ni Dax itong si Dr. Tanyag na huwag umano itong mag-alala dahil sa samahan umano nito ni Dax itong si Zoe kahit doon pa umano ito matutulog sa puntod ng kanyang mami. At dito, agad naman din itong pinalo ni Zoe itong si Dax at sinabihan na huwag na umano itong magbiro ng ganun, baka magagalit pa umano ang kanyang daddy. At dito, agad naman din itong nangihingi ng sorry itong si Dax kay Dr. Tanyag at wala itong kamalay-malay itong si Dr. Tanyag na itong si Dax pala ay boyfriend ito ng kanyang anak na si Zoe. At dito, agad na itong nagpapaalam itong si Zoe na pupunta na umano sila ni Dax sa puntod ng kanyang mami kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na mag-iingat umano ito at huwag umano itong lumayo kay Dax at agad naman din itong inutusan ni Dr. Tanyag itong si Dax na proteksyonan umano nito ni Dax ang kanyang anak na itong si Zoe. At dito agad naman din itong sinagot ni Dax itong si Dr. Tanyag at sinabihan na huwag umano itong mag-alala ngayong kasama umano nito ni Zoe itong si Dax ay mananatili umano itong ligtas dahil handa umano nitong ibuhis ni Dax ang kanyang buhay upang hindi lamang umano ito masaktan si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.